Welcome back again to my YouTube channel. This is my second vlog for today na same damit yung makikita nyo kasi nasa ano pa rin naman ako. Nasa sasakyan. Random thoughts lang since I am reading script right now na gagamitin namin for video purposes para sa marketing ng isang collaboration namin with one of the partners with our business. Nagkaroon kami ng collaboration para sa food business na ma-market namin. Actually, binamarket na namin siya ngayon. So, mayroon kasing question dun kung paano nag-start ako mag-business and kung talagang ano yung reason bakit pinasok ko yung ano, parang politika, no? Ano yung reason bakit pinasok ko yung pagdinegosyo. Actually, I never dream of having a business. Hindi talaga, wala akong maalala na nangarap ako na magkaroon ng isang negosyo. Pero alam ko na way back, I think 2003, when I was in third year high school, isa sa mga teacher nagtanong kung ano yung gusto mong maging 15 years from now. Parang sinabi ko is maging businesswoman. At nangyari nga. Pero wala akong concrete plan na talagang ito yung gusto ko kasi bata pa naman ako that time eh. Pero nung nagtrabaho na ako, I'm into sales eh. Lahat talaga binibenta ko eh. As in, pero wala talaga akong plan na gusto ko sa, na someday magnegosyo ako, gusto ko rin magkaroon ng ganito. I think opportunity knocks na lang talaga. Nung may mga nag-open na opportunity, na green up ko siya, pero never na plinano ko yung pagnegosyo. Kusa siyang dumating, nagbukas yung oportunidad and then nagtuloy-tuloy lang. And along the way, dun ako mas natuto kung ano yung mga dapat gawin. It's not easy, but until now, yung journey na yun, ano eh, kumbaga, unti-unti, may mapupulot ka since day one na mga pinasok mong desisyon or mga pinasok mong negosyo, unti-unti, kung ano man, especially dun sa mga nag-fail ka, sa mga hindi nag-succeed na desisyon, doon talaga ako may mas natututunan na experience na dinadala ko every day of my life sa kahit na anong hamon. Yun yung dala ko para talagang mas nagiging, kumbaga, mature in a way in terms of decision making. Pero hindi ko masabi na perfect ko na to, hindi na ako magkakamali kasi everyday meron kang may encounter na especially pagka emotions yung ano, yung pinairal natin. That's my number one realization na once emotions yung pinairal natin sa kahit na anong situation, mahihirapan tayo yung mag-design. So if ever galit tayo or malungkot tayo, masaya tayo, huwag tayo magde-desisyon. Dapat yung neutral. Hindi ka galit or halimbawa, let's say, meron kang kailangang pagdesisyon ng tao, galit ka dun sa tao, huwag ka magde-desisyon. Kasi alam mo, mapapairal mo yung emotions mo. It's hard, but pwede siyang pag-aralan. And ako, unti-unti, nagagawa ko siya. So, going back doon sa bakit, ano yung, bakit nagnegosyo, wala akong concrete na masasagot sa inyo kung paano nagsimula. Basta may opportunity na pwede akong magkaroon ng business, green up ko siya. And then, yun nga, hindi siya naging madali. Parang, kaya nga nagkaroon kami ng IEN kasi na-tax map ako doon. Tapos doon ko na-realize, ay okay. Akala ko kasi dati pagka nagtayo ka ng isang business, mayaman ka na. And until now, ang daming nag-iisip ng ganyan, diba? Na mayaman na. Mayaman na yung mga mayaman na yung may mga negosyo. Pero hindi po talaga, hindi po ganun yon. Sa mga kapwa ko, negosyante, entrepreneur na nanonood nito, alam kong may intindihan nyo kung ano yung mga struggle na meron tayo on a daily basis ng negosyo natin. So, marami naman yung may mga nagpa-plan na marami yung pumapasok sa pagninegosyo na talagang may plano. And mas maganda yon na talagang maplano nyo, ma-anticipate nyo ano yung mga haharapin nyo. Kasi of course, prevention is better than cure. And isa tong sa mga pwede nyong panoorin, ang yung YouTube, ang dami mga nag-o-offer na pwede nating, para, kumbaga pwede maging first step para mas matuto tayo.
sa pag-business po, kailangan talaga lang ano, yung malakas yung loob mo at saka yung tatag, resiliency na tinatawag. Pagiging resilient natin, yun talaga yung yun at yun eh, yung katatagan, and of course your support system. Your mentor, and friends, yung friends na alam mong dadamayan ka sa hirap at ginawa. Again, mahirap din yun, pero meron sa akin madami. So, sa mga gusto pong mag-business, sa mga gustong pasukin yung food business, any kind of business or any nature na business na gusto nyo, na wala kayong masyadong idea pagdating sa government compliances or anything na related sa business, especially kung first time nyong mag-business, you can contact us, feel free to contact us. Our Facebook page, IEN Business Consultancy, or our website, www.iem-goc.com, or you can call our contact numbers na ilalagay ko po din po sa description box para pwede nyo po kaming kontakin. And we will also having a seminars. Pina-finalize namin yung dates and yung mga topics na i-discuss namin sa seminars na i-offer namin early next year para doon sa mga aspiring entrepreneurs. So yes, thank you so much again for watching, and please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng videos na ina-upload ko tulad nito. Bye!